And itatranslate ko siya in Thai. So what? Di krap, pom chu, MJ na krap, pom ayun hisip si pi kap, pen kru pa sangkrit na krap. Diba? Perfect. Hello everyone, welcome back to my channel and for today's video. So I will be teaching you some Thai words, guys. So easy, mga simple Thai words lang, guys, kasi we all know na sikat ngayon yung mga Thai BL series, guys, and marami nagre-request kung paano ba sila bikasin. So for the information of everybody, guys, alam nyo, guys, ang hirap-hirap ng Thai words, I mean ang hirap-hirap ng Thai language, kasi parang yung isang word nila parang limang meaning na siya, pero depende sa pag-pronounce mo, depende sa tone ng voice mo. Like for example, yung kao, K-A-O, which means pagkao, pwede siyang maging glue, pwede siyang maging 9 na number, pwede siyang maging rice, pwede siyang maging color. Nong song sam si ha hok jet pet kao. Kao, rising siya. So 9 na numbers. Di ba nakakalito, guys? Di ba nakakalito, guys? Yeah, this time, I will be teaching you some Thai words in order na pumunta kayo ng Thailand, ay marami kayong matutunan or pwede nyo itong i-practice sa bahay nyo habang naghihintay kayo ng lockdown. Kaya guys, so let's start. Pag interesado kayo, let's get into it. So guys, but before anything else, if you haven't yet subscribed to my channel, please subscribe to my channel, guys, and don't forget to hit the notification bell for more updates and videos, guys. So yes, ang daming nagre-request na may video ako before ng how to learn Thai language, at dumami yung views ngayon, guys, kasi before nasa 500 plus, pero ngayon naging 1k sobra na, guys, kasi yun nga, na-discover nila paano nga ba magsalita na Thai. So ayun, huwag nang patumpik-tumpik pa, boom, karakaraka, charot. Ayan, guys, so let's start from the very known, very popular nila na sawadi, which means sawadi. Parang sa atin, guys, hello, good morning, pwede siya mabuhay sa kanila, sawadi. But to make it in formal, guys, lagyan natin ng krap or ka. Ang krap, guys, para sa mga lalaki siya. Ang ka para sa mga babae. Whatever man kung sino yung kinakausap mo, lalaki man or babae, kung lalaki ka, krap talaga. Pag babae ka, ka. Okay, sawati. Krap, sawati, ka. Okay, again, guys, sawati ka, sawati krap. Okay, repeat after me, guys, para ang tayo, para mag-pusid tayo sa next word. Sa next word, guys, yes or no. Or pag yes, chai. Pag no, mai. Chai krap, chai ka. Mai krap, mai ka. Ayan, okay, pakiulit nga. Ayan, very good. Charot lang, para tayo online lesson tayo dito. Next, guys, very popular din siya. Chinga, chinga, again, chinga, which means pag chinga or chingla, chinga, parang alam siya, parang medyo paloob, sa panlabas, panloob siya. Hindi panlabas, panloob siya, guys. So chinga, which means really, chinga. So really or sigurado, sure or yun, chinga. And then next, guys, alay na krap, alay na ka, which means alay na, which means what did you say, ano. So alay na krap, alay na ka. So bakit tayo may ka kag krap? Kasi guys, pag walang ganyan, guys, okay lang siya pag sinasabihan mo yung maliliit na kapatid mo or maliliit sa'yo or below yung age sa'yo. Pero pag mataas sa'yo, guys, like for example, yung parang ahead sa'yo, yung older friend, yung parang nakataas sa'yo, guys, like yung monks nila or yung president nila or yung someone na tinutukoy mo na mas mataas sa'yo, dapat talaga gamitan mo ng ka or krap. Kasi pag walang ganyan, guys, very impolite yan siya sa Thailand. So, guys, so let's recap. Anong yung mga natutunan natin today? Charot lang. Tatlong words pa lang yun siya. So, next, guys, let's proceed sa hiu makloy, which means hiu, means I am hungry. Hiu makloy, very hungry now. I am very hungry right now.
So, Himakloy leo, which means I am hungry right now. Lahat ng words, lagyan mo ng crap or crap. For example, yung buong words mo, pwede ka lang, or yung buong sentence mo, or yung buong sentences mo, like, nakaparagraph ka na, nakapagsabi ka na ng thai, in a paragraph na form na, pwede ding boswasan mo yung kakag at crap mo, guys. Para, I mean, so, di crap. Yes, at chai crap, ganun. So, hindi naman parati ng ganun, na may ka at saka, crap. So yun guys, and then pag tinatanong ka, pag how old are you naman, how old are you, kun ayutaw lay na crap, kun ayutaw lay na ka, okay, repeat after me, kun ayutaw lay na crap, ayan, perfect. Next guys, paano ba ipakilala yung sarili mo in Thai? So, yun. So, first guys, ipapakilala ko yung muna yung sarili ko sa inyo. In English muna. And itatranslate ko siya in Thai. So, what? Di krap, pom chu, MJ na krap, pom ayuki, sip si, p kap, pen, krupa sang, krit na krap. Oh, di ba? Perfect. So, ano yung meaning yun? So, what? Di krap means hello, good morning, good day, everyone. So, what? Di krap, hello, good morning, Pom MJ na krap. Pom means I am. My name is Pom Chu MJ na krap. My name is MJ. And Pom ayu hisip si p kap. I am 24 years old. Pen krupa sangkrit na krap. Which means I am teaching English. I am an English teacher. So pwede din siya. In English, guys. Hello everyone, my name is MJ. I am 24 years old. I am an English teacher. So in Thai, so what di krap, pom chu MJ na krap, pom ayu hisip si p kap, pen krupa sangkrit na krap. Oh, perfect. So yun guys, i-practice nyo guys. And then if you want more videos about how to learn Thai, just comment down below and don't forget to subscribe my channel guys, and see you to my next vlog. Bye bye.